Para sa atin ba ang US dollar denominated investments? Ito ba ay swak para sa atin? Dapat ba tayong pumunta dito at gamitin natin siya, no? So, isa konteksto natin. Kailangan ay ilalagay natin ito sa tamang konteksto, no? So, una, sagutin natin, what is your purpose or life goal, no, for investing in USD? Bakit kailangan mo mag-invest sa US dollar? Anong life goal mo or financial goal mo ang maa-address nito? 'Di ba? So, yun yung titingnan natin diyan. So, for example ako, no, ako na lang yung natitirang Pilipino sa aming pamilya. Okay? At actually, sinasabihan na nga rin nila ako talaga na kumuha na ng second citizenship. So nangyayari sa Pilipinas, kung mangalo talaga si Bongbong, tingin ko talaga magmamigrate ako sa plan D or plan C natin, no? So ano yung purpose niya, no? So sabi ko, okay, pag nag-retire ako, actually maski ngayon eh, ang laki ng ng probability na ako yung gumagastos para sa mga kapatid ko at saka sa mama at papa, no, kapag nagbabakasyon ganyan. So kailangan ko ng US dollar at nakalagay siya doon sa life goal ko na pasayahin ang aking pamilya, 'di ba? Because I want to create wonderful memories with my with my family. Anin ko naman ang pera, 'di ba? Nako, ang pera ay tool lang 'yan talaga. So mayroong purpose 'yung pag-invest ko sa US dollar. Yan yung ibig. So kayo, ano naman yung purpose nun? Bakit may ganun? Kasi for example kami, no, magbabakasyon magbabakasyon sila at pupunta kami ng Singapore. Ang gagastos si Nech, Akechiwa, 'di ba? So kailangan ko ng US dollar para doon. Yeah. Okay? So the next question that you need to ask is, how did you get the US dollar? No? Ito ba ay sa pamamagitan ng trabaho mo? Kumikita ka ba in US dollar? No, actually yung aking jowa wala siya ngayon dito, no. Kaya live stream lang ulit tayo ngayon, hindi love stream. 'Di ba? Ang nag-earn siya in US dollar kasi siya ay consultant, no, sa Thailand siya ay employed doon. So technically siya ay isang OFW pero based dito sa Pilipinas. So earning siya doon. So how did you get the US dollar? Earning siya. Ito yung pinakamadalas siguro, no, remittance. Pinapadalhan ba kayo ng dolyar dito sa Pilipinas? Kasi 'di ba, usually kapag nagpapadala yung mga OFWs, kunwari sa Dubai, no, yung dirhams ninyo diyan ay ipapadala ninyo dito sa Pilipinas. Akala ninyo from dirhams, diretso na siya sa Philippine peso. Kaya usually nababawasan yung pera ninyo na deposit o na nakakredit sa bank account dito sa Pilipinas. May fees yan. Dahil yung dirhams ninyo dadaan muna ng US dollar bago siya madedeposit as peso, no? Or ito bang US dollar mo ay nakukuha mo because of trade, no? Mayroon kang mga transactions. Like for example kami, when we used to deliver trainings to international organizations, no, we get paid in dollars. So that is earning, getting the dollars through trade. Okay? Hanggang ngayon naman may mga ganun pa rin. Tapos ang konteksto din, ano yung future expenses mo? Are you going to be US dollar based or Philippine peso based? Actually, kaya napakahalaga na kung ito ay sasabihin mo na for retirement mo, no? So, saan ka ba magre-retire? Sa Pilipinas o sa ibang bansa ba? Kasi kung sa ibang bansa ka magre-retire, aba, safe na mag-invest ka na sa US dollar ngayon. Kasi pag ikaw ay inabutan na ng retirement, mas mayroon kang kumpiyansa na yung US dollar mo ay makikip niya yung kanyang value, no? As against the Philippine peso when you retire. Okay? At ito na, no, mayroong sumulat sa akin actually yung isa sa mga inaanak ko at ito lang din ay gusto kong i-share sa inyo. Inaanak ko sa kasal itong si Jaime, no? Ang sabi niya, "Hello po, ask ko po sana ng advice. Yung salary ko kasi euro siya. Nare-receive ko siya as direct transfer sa Abu Dhabi bank ko, no? So euro to
dirhams. Kaso, parang ang baba ng rate. So, 1 euro is equal to 3.9 dirhams. Pero, pag nag-check nga daw siya online, ay 4.1. So, nasa 700 dirhams daw yung nababawas, no? Ano po kaya ang mas magandang way para mas malaki ang makuha ko? So, ano to, no? Napansin nyo na euro siya. Pero actually, ang euro kasi ay hard currency din. So, pwede din kayo na instead of US dollar, pwede din na euro, no? So, ang in-advise ko kay Jaime ay mag-open siya ng euro account doon sa banko niya sa Abu Dhabi. At instead na ang ibibigay niyang bank account ay yung regular dirhams na bank account niya, ang ibibigay niyang bank account ay yung euro account niya para doon ngayon i-transfer ng kanyang employer yung kanyang sweldo. Tapos kapag kailangan na lang niya yung pera, di wi-withdrawin niya yung dirhams at mas may kalayaan siya ngayon na makahanap nung 4.1 nga, no, to $1, 1 euro na exchange rate instead of the bank rate na 3.9. Oh, 'di ba? So ito very simple lang na solution kasi nga ano, no, kapag wala kang US dollar account or euro account, Philippine peso yung account mo, ay kapag pinadalhan ka ng pera, i-change muna yan sa US dollar bago idadalhin ulit papuntang peso. At may transaction fees yun, kumikita yung banko doon. So instead na 4.1 yung exchange rate na ginagamit, 3.9 yung ginagamit sa inyo. Di ba? O mga OFWs, mag-ano na kayo, mag-open na kayo ng euro or dollar na, na account ninyo. No? So pwede rin actually dito, no, nag-open ako ng a dirham based account dito sa Pilipinas kasi pinipredict namin dati, no, pre-pandemic na we would be traveling to the United Arab Emirates to promote our investments, no, doon sa to promote our social investments. So para makaiwas din sa pag nagpadala sa amin ay ano, ay peso namin, converted na to peso, US ay dirhams siya ma-open. So pwede 'yon, may mga bangko na nag-o-open ng ganun. Okay? Pero you have to be wary kasi ang daling mag-dormant niyan. Kailangan may transaction. Okay? So, pero bago pa tayo pumunta sa pag-iinvest kasi ito pag-open lang ng bank account madali lang, 'di ba? Ready ka na ba to invest? Oh, ito muna ha, bago tayo pumunta sa mga isip-isipin na natin, oh, mga US dollar investment. Pero wait lang. Okay ka na ba sa basics, 'di ba? So, tignan muna natin kung pasado ka na sa basics, no? Kasi kung hindi pa, Diyos ko, unahin muna natin itong mga ito, no? Una, do you already have an emergency fund? US dollar yung pinag-uusapan natin dito, eh. Wala ka pa palang emergency fund, di ba? So, gawa ka muna ng emergency fund. And ang key dyan ay yung currency kung saan ka gumagastos ngayon, usually, doon dapat denominated yung emergency fund mo. Okay? Lalong-lalo na sa karaniwang mga Pilipino na kumikita in Philippine peso, aba, edi Philippine peso muna ang lagyan natin ng emergency fund. So kung hindi pa solve ang iyong emergency fund, ibig sabihin, wala ka pang 9 times of your monthly expenses na equivalent dapat ng iyong emergency savings, huwag ka muna mag-isip-isip ng US dollar, ha? Ito muna ang i-prioritize mo. Okay? Oh, narinig ba 'yon, ha? Kasi nako 85% dun sa mga umanser ng aming mga ano, ng aming tool ang nagsabi na sila ay wala pang adequate emergency savings. So, lumalabas na 15% lang yung pwedeng mag US dollar investment, no? Among those who responded in our research, among Pinoys, okay? Next ay, naka-maximum ka na ba sa SSS contribution natin? Diba? O ang maximum natin na monthly contribution ay 3,250 pesos per month. O baka naman hindi ka pa maximum doon. Unahin mo muna yon kasi ako, sigurado ako, mas maganda ang returns ng SSS na yan kaysa sa mag-US dollar investing ka pa. Diba? O, yun. And then, next ay, may Pag-IBIG MP2 ka na ba? Oh, pinupunod ko talaga yung Pag-IBIG MP2, di ba? Ang Pag-IBIG MP2 kasi, ang sa akin, no, napakaganda niya dahil it's guaranteed by the government. At kung pang-retirement lang naman ang iniisip natin, this is a good way to do it, ano? And to boost your savings also. So, sa akin, gumawa na ako eh, na
for every year of ano mo, no, for every year na ikaw ay nagtatrabaho, dapat at least mayroon kang naitabing equivalent na 1 month ng salary mo doon sa, or income mo doon sa Pag-IBIG MP2 bago ka pa mag-invest sa iba. Oh, di ba? So kunwari, ito no, monthly income times your age minus 21 years old, kasi usually 21 years old diyan tayo nag-start magtrabaho. So kung ikaw ay 31 years old na, so 31 minus 21, so 10 years ka nang nagtatrabaho, di ba? So for every 1 year, 1 month ng monthly income mo. So kung ang monthly income mo, for example, ay 25,000 pesos. So 25,000 times 10, dapat may 250,000 ka na muna sa Pag-IBIG MP2, ha? Bagong natin pag-usapan yung US dollar investing na yan. Okay? So, yun. So, kung 100,000 ang kinikita mo, eh, dapat at least 1 million pesos yun, ha? Ganun yung tinitignan natin dyan. Okay? And then, do you have medical insurance coverage aside from PhilHealth? So dapat, yan muna yung mga unahin natin o bago tayo pumunta sa US dollar investing. Ha? Oy ha, reminder yan ha. Ayan. Okay. So sa US dollar denominated investing, ano ba yung mga positives nito? You earn in US dollar, ano ay yung context nito na dapat mo siyang gagawin? Una, you earn in US dollar and would like to preserve the purchasing power of your hard-earned money, no? So kami, for example, ni Edwin, ang usapan namin, yung dollars na kinikita niya ay yan yung savings namin. So ako lang, yung kung panggastos lang ang pag-uusapan, sa akin manggagaling. So yun, hindi na yan ginagastos para yun sa additional para sa retirement namin. Okay? And that is one way of ano na, preserving the purchasing power. Okay? You also anticipate to spend in US dollars, no? Plano mong, for example, paplano kang magbakasyon abroad, 'di ba? O life goal 'yan. Practical na magtabi ka na for US dollars because chances are when you're going abroad, US dollar ang labanan, 'di ba? So maganda na 'yon na 'yun yung gagamitin mo kasi for example, US dollar ngayon, tapos punta ka ng Japan, di i-withdraw mo yung US dollar pagdating mo sa Japan. Withdrawin ay papalitan mo doon ng yung dollar to Japanese yen, no? So yun yung pwede na gagawin mo. And then pwede din kasi ito na gamitin na inflation in hedge for inflation. Pero actually hindi rin ganun ka-reliable. Katulad kasi dati talagang ano no pababa ng pababa lang yung ano trend ng value ng peso. Ngayon kasi nung time ni Pinoy, umabot pa nga ng 40 pesos eh, di ba? Yung piso. Pero nung time ni GMA, 1:56. O eh ngayon, $1:251. So medyo hindi na rin siya ganun ka-reliable. Pero pwede pa rin, no? Maganda pa rin siya na mayroon kang way to diversify. Kung na-meet mo na ha yung mga requirements na sinasabi ko kanina. Okay? And also, protection from devaluation. Actually, ito parating yung sinasabi ko kay Edwin na ayokong galawin yon. Yung ano niya, wanted to be placed as a US dollar dahil nga, di natin alam eh, baka biglang magka third world war o kaya ano, mahagard naman ang ekonomiya natin kung mali ang maging presidente na manalo, di ba? Baka mag-devaluate yung piso. Kasi remember ha, noong 1965, kung saan nag-umpisa si Marcos, $1 is equivalent to 2 pesos and 50 cents. Pero, noong 1986, nung natapos siya, $1 is to 28 na, mga teng. Oh, ako, baka mangyari ulit, di ba? Kaya mag-ingat talaga tayo sa ating mga iboboto. Okay? Ayan po, ako ang inyong financial guru, nagsasabing ang magyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Ayan. Freelancing or running your own business is not all fun and games the way most people make it out to be. Check out TaxSumo. It lets freelancers, business owners, and self-employed professionals file taxes online in minutes. That way, you can focus more on your passion and stop worrying on taxes. Sign up with us at www.taxsumo.com.